si PRRD dahil sa kalagayan ng ating bansa ngayon? Yes or no lang tayo. Pero kung bago pa lang kayo dito sa ating page, siyempre huwag ating kalimutan ang suportahan ang ating Malaya Tayo. Meron na tayong 15,500 followers. Salamat sa inyong suporta lahat. At sa mga hindi pa nakasuporta dyan, please support and share my Facebook page. Paki-follow naman dito. I would gladly lay down my life for my country. Mahal ko talaga ang Pilipinas at handa ako magpakamatay sa ngalan ng pag-ibig sa ngalan ng Pilipinas. Ulitin natin. Retired na ako. Pero isang malaking puwet. Anong puwet? But! But! If called upon by the demands of the time, pag kinailangan, sabi, ng pagkakataon, I would gladly lay down my life for my country. Oh. Mahal ko talaga ang Pilipinas at handa ako magpakamatay sa ngalan ng pag-ibig. Okay, ayan, maliwanag ang sabi dito sa ating kaibigan, Banat Bay. Oh, hello, hello dyan ulit sa ating mga kaibigan. Huwag kalimutan i-share ang ating live ngayon. Ngayon, tatalakayin natin dito ang posibilidad or posibleng pagbabalik ni Tatay Diggs or PRRD sa 2028. Kaya kayo nang husga kung suporta ba tayo o hindi kasi kung anong mga nangyayari ngayon dito sa bansa natin sa bagong Pangulo. So, hintay na lang natin ang isang termino. O totoo ba itong sinasabi na si Tatay Digong ay tatakbo ulit sa pagka-Pangulo ng ating bayan sa 2028? Sa ngalan ng Pilipinas. Eto lang. Ako, maniwala ako kay sa akin. Because of this, eto'y pahaging. Patikim ni PRRD. Ha? Sigurado ako, may purpose siya kung ba't niya sinabi ito. Patikim ito. Na kung muling mabubuhay ang mga tunay na Duterte supporter. Kaya, ibinabawi ko na ang sinabi ko na hindi ako mag-i-endorse ng presidente sa 2028. Basta ako. Ito, ha? Akin lang ito. Akin lang. Kung ayaw nyo, diwag. Mananawagan ako na muling tumakbo si Pangulong Duterte sa 2028 bilang presidente ng Pilipinas. Yan, bunga-bunga, kasama kami dyan sa laban mo, Banat Bay. Siyempre, kasama kami dyan. Ano ka ba? Ito lang isipin nyo. Kahit matanda na ito si Pangulong Duterte, yung political will, yung tapang, yung leadership niya ang layo doon sa mas bata sa kanyang si Marcos. Ito, sa dito. Ito, dumadausdos. Eto si Pangulong Duterte. Hindi talaga nating kakayanin na bumangon ang Pilipinas kung ang babangon sa atin ay napaka hina. Kailangan natin ng ganitong klaseng presidente. Pasensya na kayo pero baka dito eh magkaiba-iba ho tayo ng ano ng iniisip. Ha? Pero ako, mananawagan talaga ako na muling tumakbo si Pangulong Duterte.
sinayang eh. Sinayang yung anim na taon na sinimulan ni Pangulong Duterte linisin, ayusin, especially ho ang criminality sa ating bansa. Maniwala ho kayo sa akin, kumausap kayo ng mga tao sa kalsada ngayon, marami magsasabi sa inyo na bigla na uli silang natakot. Di ba? Bigla na uli silang natakot dahil laganap na naman ng krimen. Kaya ako, hindi talaga ako papayag na muling mapunta sa mahinang nilalang ang ating bansa. Wala tayong magagawa ngayon. Anim na taon, mag-tease tayo. Kasalanan niya ng mga tanso eh. Ha? Nadamay pati tayo eh. Totoo, nadamay pati tayo eh. Ha? Kaya ako, can he run again? Di ba one term lang? Opo. Kasi tinanong ko ito sa mga lawyer at saka mga maano sa konstitusyon. Ayan, damay tayo sa mga tanso, damay tayo. Sihintay na natin at titiisin na natin yung anim na taon. Siyempre, limang taon na lang, Banatbay. Pwede na, limang taon. Sabi nila, ang nakalagay daw sa batas, re-election. Bawal ang re-election. Ano ibig sabihin ng re-election? Yung tumakbo uli. Re-elect nga eh. Ibig sabihin, tumakbo siya uli sa susunod na eleksyon. Okay? Bilang presidente. Pero, pwede uli siyang tumakbong presidente. Sa susunod. Okay? Yan eh, pinagtatalunan. Kaya nga, there was a time na alam nyo ba tumakbo uli si ERAP bilang presidente at natalo siya? Pero pinayagan siya? Yun yung sample na pwede uling tumakbo si PRRD. Tumakbo pala nun si ERAP uli eh. Natalo lang. Di ba? So, ngayon, we would see. Sa tingin ko, kung tayo ay mananawagan na kung sasamahan nyo, kung manawagan na tumakbo muli ang ating Pangulong Duterte bilang presidente, sa tingin ko, maniwala kayo mag-declare. Siyempre, kasama kami dyan sa laban mo, Banatbay. Lang ito? Sa nangyayaring sitwasyon ngayon na ang daming nagsisisi? Isipin nyo, wala pang isang taon to, nagsisisi na ang tao, ha? Oh. Isipin nyo yun. Pinaalis yun. Opo, tama kayo, pinaalis yun. Pero remember, presidente rin siya nun. Presidente siya. Tapos, natanggal siya. Tumakbo siya uli. Oh. Wala naman sinabing, hindi ka na pwedeng tumakbo uli pagka natanggal ka. Walang ganun. Walang ganun sa batas. Okay? So, pwede talaga. Ah. So, tingnan natin. Ha? Sa tingin ko, mukhang kaya ito eh. So, sa akin, we will see. Kayang-kaya. Kayang-kaya natin yan. Imposible pag hindi natin magkaya. Ito, para kaya natin ganyan. Oh, ganyan. Yan. Ang bawal yung consecutive term. Correct, madam. Kaya nga if you would ask lawyers, especially yung magagaling sa konstitusyon, makikita talaga na talagang pwede. Ngayon, yung sino yung katandem ni Pangulong Duterte, and then we would see. Pero ako, bala eh. Unless there is someone na same ni PRRD in terms of tapang, talino, sa batas, at higit sa lahat, malasakit. So, hindi natin alam kung what would be the next step, ha? Meron nagsasabi dyan, pwede silang tandem ni Isko? Pwede. Pwede rin silang tandem ni Tulpo? Pwede. We will see, we would see ano mangyayari. Kasi alam nyo, yung mga nagsasabing si Yorme, ako, mas gugustuhin kong tumakbo muna ng 2025 si Yorme na senator. Kasi, shoot yun eh. Shoot na pag nag-senator si Isko sa 2025. So, yung exposure niya nung presidential nitong nakaraan,
pasok na yan sa Senate. At pag pumasok siya ng 2025 na Senate, wag muna siya agad tumakbo na presidente kasi anim na taon naman yun eh. Diba? So, sa tingin ko, mas pasok siya doon. Okay? Mas pwede siya. Mahirap po kasi, ito ha, pagkakatandaan nyo ito, sa kasaysayan ng Pilipinas, pag ang isang tao natalo na sa isang, especially pagka-presidente o vice-presidente, nahihirapan ng bumangon uli. Okay? Yan o ay ayon sa ating kasaysayan. So kung ako ang tatanungin nyo at hihingan ako ng payo, na mas sa tingin ko, mas magandang tumakbo na lang muna siya senador. Okay? Tapos magpakitang gilas siya. Ayan, good. Dapat senador lang muna, isko. Kasi mahirapan ka sa presidente pag sa ngayon. Kasi galing pa sa baba. Medyo napaaga kasi tayong itong si Isko na pag takbo ng presidente. Tapos mabigat pa yung mga kalaban niya. Kaya yun ang nangyari. Pero at least nalaman din ng taong bayan na may kakayahan din si Yorme. Pero medyo napaaga lang. Kaya gaya rin kay Pacquiao yun. Medyo napaaga sila. At mali yung timing dahil lahat ng binangga nila ay pader. Marami siyang proyektong magagawa. Tapos another 3 years as a Senate, di ba? So 6 years. Oh, that's going to be 2031 na. Tama ba? Grabe. Hindi ko akalain na abot ako ng 2031 noon. 2031 na, di ba? Pag 2031 na, doon na siya matatapos, doon siya pwede pa nga siyang tumakbo uling Senate. Oh, sure na sure yun, mananalo yan paulit-ulit. Oh, di ba? Tapos, that's the time na pwede siyang tumakbong presidente by that time kasi marami na siyang naipundar. Oh, di ba? Ngayon, pagdating naman sa vice president, ako okay ako dyan. PRRD Bongo. Hindi na ho pwede si PRRD Sara Duterte. Hindi na ho pwede. Kasi re-election ho yun eh. Hindi ho pwedeng tumakbong consecutive si Vice President Sara Duterte to be the next vice president uli. Hindi ho pwede. Okay, so it's either ang takbo niya, presidente, or mag-senate or whatsoever. Hindi ko alam ha. Wala po akong alam doon. So ako, ang mangyayari, pagkakataon! Shoot yun eh. Shoot na pag nag-senator si, ano, si Isko sa 2025. So yung Senate, oh, sure na sure yun, mananalo yan paulit-ulit. Oh, di ba? Tapos, that's the time na pwede siyang tumakbong presidente by that time kasi marami na siyang naipundar. Oh, di ba? Ngayon, pagdating naman sa vice president, ako okay ako diyan. PRRD Bongo. Hindi na ho pwede si PRRD Sara Duterte. Tandaan ninyo, phenomenal 'yung nangyari kay PRRD from mayor to president. Medyo ano ho 'yun? Medyo sabi nga eh talagang kakaiba. Okay? Pero it's because marami talaga siyang nagawa sa bilang mayor. Ngayon, si Bantag, I think it's better for Bantag. Ako, kung akong tatanungin. Ang maganda kasi dyan, parang ganito ang mangyari noon sa 2028. Ganito yan, ha? Ganito. Kung, kasi hindi na pwede magtandim itong si PRRD at saka si Inday Sara kasi hindi na pwede tatakbo ulit si Inday Sara ng vice presidente kaya ang mangyari niyan si PRRD ang mag-file ng candidate for president tapos bandang huli ay i-proxy palit na naman itong si Inday Sara para ganun ang mangyari tapos itong si Bantag steady lang tayo Bantag dito sa senador para sigurado tayong manalo diyan sa Senate basta si Bantag diyan talunin pa niya si Rimulya, sigurado. Muna senator, para doon niya patunayan, di ba? Pwedeng Yorme,
Bantag, sa Senado, di ba? Pati si Doc Willie. Sa akin na, wag, kung may gusto kayo, wala akong problema. Ang kaya nasa sa inyo po yan, ha? Pagdating naman kay Tulfo, ako ha, mas gusto ko munang tumakbo siyang senator bago siya magpresidente. Okay? Unless walang tatakbong malakas. Ibig sabihin, matapang na presidente sa 2028, pwede. Okay, pwede siguro yun. Ha? Anyway, kanya-kanya ho tayo eh. Basta, kasi ito eh. Ganito lang kasimple. Yung mga binabanggit ninyong presidente na pwede tumakbong presidente, Tulfo, Yorme, Bantag, yung mga yan. Okay, Sara Duterte. Remember, those four na binabanggit ninyo, yan, kailangan pa nilang patunayan sa kanilang field ngayon if they are really capable of being the president of our country. Yang apat na sinasabi ninyo, every one of them should prove themselves na talagang kaya nilang maging presidente. Tama, mali. Pero, ang kinalamang ni PRRD, hindi niya na kailangang patunayan ng sarili niya na magaling siyang presidente. Alam na natin yan. At nare-realize pa nga ng tao yan. Ito nga eh, alam nyo may nakikita akong post ha? Mga dilawan ha? Mga dilawan to. Sabi nila, ngayon lang nila na-appreciate yung panunungkulan ni PRRD ng 6 years. Dahil sa nakita nilang walang nangyayari ngayon sa panahon ni Marcos. Sa ngayon nakakita ng diba na pinklawa na ganyan. Di ba? Na ngayon nila na-appreciate yung mga pinaggagawa ni PRRD. Ang dami kong nakita niyan. Ngayon lang nila nare-realize, tama pala si PRRD. Magaling palang presidente talaga si PRRD. Di ba? Ibig sabihin, marami nang napatunayan. Okay? Yung the rest, I'm not saying wala pang napatunayan, pero syempre, hindi pa sila nagiging pangulo. So, they really have to work hard to prove themselves na kaya nilang maging presidente. Silverio Roda, maraming salamat po. Thank you very much. Ha? Si Yorme naman, sa tingin ko, capable naman siya. Okay? Capable. Ha? Hindi ako umaalis kay Yorme. Ha? Wala akong ganyan. Kaya lang, ang akin kasi po, ito ha, ang akin, uulitin ko ha, sa mga nakakaintindi. With according to our history, pag natalo ng presidente, ang hirap ng bumangon uli at tumakbong presidente. It will take time para magpundar uli ng tandaan ninyo, huwag niyo kakalimutan, ang pagiging presidente ay hindi lamang yan sa galing, hindi lamang yan sa talino, hindi lang yan sa tapang, hindi ho yan. Halo-halo hong elemento. Ang pinakamalupit ho na kailangan din sa pagiging presidente, meron kang hawak sa lahat ng lugar ng Pilipinas. Kaya mong kontrolin ang buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun ka kailangan yung impact mo. As of now, I think only PRRD is capable of controlling the entire nation. Yung sabihin, yung mga politiko doon sa norte hanggang... Tama, tama. Banat Bay, tama talaga yung mga sinasabi ni Banat Bay. Agree ako dyan, agree. Politiko dito sa Mindanao, siya ho yung pag sinabi niya, sunod. Isipin nyo nga eh, bumaba na siya, 80% pa rin ang trust rating niya. Saan kayo nakakita ng presidenteng ganun?